So, hindi na. Sana ako gagawa ng follow-up video dito kay Peso Ready. Ayoko na sa kanya. So, kasi ang dami sa inyong nagtatanong kung natatanggal pa ba yung preferred borrower bundles. It only means one thing, guys. Nag-reload ulit ako dito kay Peso Ready. All in the name of science. So, malaman kung paano't matanggal itong preferred borrower bundle, but it comes with a but, a very big but. Keep watching. Welcome back to my channel, and it's another Peso Ready video. So, nag-reload ulit ako, guys, para malaman ko kung matatanggal pa ba to. Kasi iba-iba kasi yung nakikita ko dun sa comment section. And it took me mga 1 week bago ako nakagawa ng video, guys. Kasi totoo, kapag tinanggal mo tong additional service nila, hindi na instant. Naghintay ako ng 7 days. So, hindi siya nagjo-joke, ha? Na kung tatanggalin mo yung preferred, yung additional service, yung loan ay matatanggap mo in 7 days. Sayang, kasi ito sana si Peso Ready, di ba? Nagustuhan ko siya na siya dati kasi napakadaling mag-apply. Hindi kailangan ng payslip, ID lang ipapakita mo, at pwede kang makautang ng to start with 1,000 pesos and eventually kapag repeat borrower ka na, maabot mo yung credit limit na 2,000 pesos. Kung hindi ka pasaway, buo siya matatanggap. So 15% lang yung ipapatong niya sa 30 days na loan. Pero kasi ito, dami kasing pasaway dito sa kay Peso Ready kaya tuloy tumaas yung ating babayaran sa kanya. Part na kasi ito ng kanilang algorithm or yung formula nila na yung mga pinapatong nila is based dun sa yung isa sa mga nakaka-affect dun is yung mga hindi nakabayad or yung mga bad debts. Loans na hindi na nila makolect. So for those na kahit papaano eh loyal pa rin dito kay Peso Ready, well, natatanggal pa rin yung preferred borrower bundle. Ang masama lang is kung gusto mong tanggalin, then dapat willing ka to wait. Also, yung isa pa lang hindi ko nagustuhan dito kasi 7 days pa lang before your due date, ang sisipag na ng mga agents nila tumawag, guys. Hindi na nakontento sa isang text, email, or call lang. Gusto nila araw-araw. Kaya nakakairita, di ba? Anyway, so kung kaya mo pa rin magtiis dito kay Peso Ready, total, tatanggap mo naman ng buo yung loan, then log in ka with your phone number and your code. And then doon makikita mo sa dashboard yung kanyang offer. Yung sa akin, kasi hindi na ako masyadong nagre-reloan dito, hanggang sa 4,000 lang ako. Upang makikita kung magkano yung babayaran. Notice na sa baba yung sa disbursement date, pwede mo yung i-click. Tapos lalabas yung plus, saka yung regular. Yung disburse now, yun, magbabayad din ng additional services after, pag nag-due yung loan mo. Yung isa, regular, 7 days. So, if you want to see more details, i-click mo yung benefits. So, ayun, meron kang parang table to show you the difference of the two modes, bale, or the two kinds of loan mo dito. And then, further below, makikita mo rin yung mga additional services. Yun yung price ng idadagdag niya, bale. So, sa 1,000 na amount, kung maglo-loan ka ng 1,000, babayaran mo sa loob ng 30 days. In addition to the 15% na finance charge, may dadagdag siyang 230. Ayan. So, kung 2,000, syempre, tataas din. Kung 3,000, so, depende sa number of days kasi pwede mong piliin 7, 15, 21, 30 yung loan term mo. Syempre, the higher the number of, the more days yung loan term mo, the higher the additional services, the service is gonna be, yung price niya. Pinili ko yung 30 days. So, bibigyan ko pa niya ng chance na kung sakali magbagong isip mo in case kayo, gusto mo talagang matanggap niyan. So at first, di ako naniwala, guys. Sabi ko, tatanggap ko pa rin yan ngayon. I went on with get money in 7 days. Hindi ko kinilip yung best, back to the best offer. Yung disbursement date is December 18, 2023. Ayaw ko pa rin maniwala, guys. So kinilip ko yung get money in 7 days. You will receive your loan in 7 business days. Do you want to speed up the disbursement and receive the money today? So, ilang beses kanyang tatanungin ko, sigurado ka bang yun yung gusto mo? Eh, di ako, ayaw ko maniwala eh. Kaya yun, kinlik ko yung skip. At yun, lumabas na ako dun sa confirm your data. Bale, dito mo i-check na tama ba yung padadalhan niya. O kayo dyan, yung palaging nagre-reklamo na hindi na tatanggap yung pera, ito po yung chance nyo para ma-check na tama ba yung e-wallet information nyo dyan. And then sa baba, meron po dito breakdown ng mga charges. So yung loan amount ko dito is 2,000. Yung service fee niya, yun yung 15% for the 30 days. So yun, 300. Tapos yung plan plus fee, yung 600. So kung hindi ko tinanggal, kasi gusto ko siyang matanggap ngayon, kaya yun, may dagdag siyang 600. So pagkatapos mong ma-review yung lahat ng yun, yung breakdown, confirm mo and submit.
So guys, dapat hindi po sinishare yung ating code dito kay OLP, kay Peso Ready. Kasi yung pagkaiba nila ngayon ni OLP tsaka ni Peso Ready, bago mo i-confirm yung loan, magpapadala po siya ng OTP sa'yo. Itong si Peso Ready, dapat login ka sa app bago mo makuha yung loan. Kaya importante, huwag nyong i-login yung account nyo sa ibang cellphone. Huwag nyo rin i-share yung code nyo. So dapat alagaan nyo yung account nyo kasi pagkatapos mo dun sa page niya, pag-click mo ng confirm, sasabihin niya na congratulations, your loan application has been submitted and will inform you shortly of the next step. So ayaw kong maniwala guys, pero hindi siya nagjo-joke. Totoo, 7 days nga, December 18 lunchtime, dun ko natanggap yung 2,000. So yun si Peso Ready guys, natatanggal. Pero dapat expect ka or be prepared na malilate or hindi instant yung pagkakatanggap ng loan proceeds. Pero at least, whether tanggalin mo man yung additional services or get money now ka man with additional services, at least buo mo pa rin siyang matatanggap. Sad lang kasi kung hindi mo tinanggal yung additional service, mas mahal yung babayaran mo after 30 days or kung ano man yung pinili mong due date. Pero yung babasihan naman ng due date mo, yung 30 days mo, ay dun po siya magsisimula. Ibabasihan niya kung when mo natanggap yung pera. Kahit anong December 12 po siya in-applyan, natanggap po yung pera December 18. So yung due date ko is January 17. Pero I'm sure na January 10 or January 11 pa lang, kukulitin na nila ako. Yun yung ayoko sa kanila. Eh, hindi nga sana ako maglo-loan. Pero na-curious ako dito sa mga na naririnig ko about Peso Ready. So, yun nga. Ito si Peso Ready, guys. And promise, last na yata to. Kayo naman kasi. Humingi kayo ng update. Kaya yun. Gusto yung makasakit ng iwas ng sakit ng ulo because dito, guys, sa channel, we set right expectations para alam natin kung paano gamitin yung loan app na to at alam natin kung ano yung mga loan apps na dapat iwasan. Then, subscribe to my channel. Hit that like button if you appreciate this video. And I hope to see you on my next vlog. Bye!